iba't ibang uri o klase ng lupa bilang Yamashita Treasure na marka. Kung isang ka pa lamang baguhan sa pag-trade treasure sa mga nakatagong Yamashita Treasures, maaaring wala kang ideya sa mga uri ng lupang iyong hinuhukay. Dapat mong malaman na ang mga sundalong Hapon ay karaniwan rin nilang ginamit ang iba't ibang uri ng lupa sa pagmamarka. Base sa aking karanasan bilang isang treasure hunter, ang mga uri ng lupa na akin nang nakita sa aming paghuhukay ay may kulay na brown, black, gray, red, orange, white, yellow, violet, at pink. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan malapit nang matalo ang mga Japanese Imperial Army laban sa mga Allied Forces, sila ay gumawa ng kanilang mga komplikadong tunnels na siyang nagsilbing kanilang epektibong taguan. Sila ay sadyang dalubhasa sa pagkukay ng kanilang mga tunnels na siyang isang dahilan kung bakit nagawa nilang makakuha ng lupang may iba't ibang kulay para sa pagmamarka. Ngayon, paano nga ba ginamit ng mga sundalong Hapon ang iba't ibang uri ng lupa sa pagmamarka? Bilang halimbawa, sabihin na nating nakapaghukay na ang mga sundalong Hapon ng isang napakalalim na hukay. At kanilang nilagay ang kanilang kayamanan sa pinakailalim nito. Sa karaniwan, ang kasunod dito ay ang treasure seal. Ito ay isang napakatigas at napakalapad na klase ng semento na hindi madaling basagin ng isang ordinaryong kagamitan lamang. Ang kadalasang kasunod ng isang treasure seal ay ang mga lupang marka, bato, at mga iba't ibang bagay tulad ng lumang bote, kalansay ng tao, at kung ano-ano pa. Para sa mga nagtatanong kung merong tamang pagkakaayos na pagkasunod-sunod ng mga markang ito, aking ikinalulungkot na wala. Ito ay dahil nakadepende ang kanilang pagkakaayos batay sa paraan ng kanilang pagmamarka. Kung kaya't pagdating sa mga ayos ng mga lumang marka ayon sa kanilang mga kulay, ito ay magkakaiba dahil walang standard order nito na sinunod ng mga sundalong Hapon. Sa lahat ng aking mga karanasan, ang karaniwang kasunod sa layer ng Japanese treasure seal ay mga matitigas na bato. Ang mga batong ito ay kadalasang galing sa mga ilog at mapapansin mong maayos ang kanilang pagkakasalansan. Ang kasunod sa mga matitigas na bato ay ang napakaitim na klase ng lupa. Ito ay sobrang itim kung saan maihahalin tulad natin ang kulay nito sa ulin. Kung minsan, meron itong napakabahong amoy. Ang kasunod sa maitim na lupa ay ang mga lupang may kakaibang kulay tulad ng green, yellow, orange, violet at white. Maaaring magkakasunod ang mga ito tulad ng sa ilustrasyon na ito. Pero ang pinaka-importante mong malaman ukol sa lupang ito na may mga kakaibang kulay, sila ay karaniwang kontaminado ng mga nakalalasong kimikal. May dalawang paraan para malaman mo kung ang isang uri ng lupa ay kontaminado ng kimikal. Una ay sa amoy. Karaniwang ito ay may malakas na amoy na maaaring napakabango o di naman ay napakabaho. Kung ito ay sadyang napakabango, maaadik ka sa amoy nito kung saan magugustuhan mo itong amoy-amoyin hanggang sa tuluyan ka ng malasong dito. At kung ito naman ay sadyang napakabaho, kung saan ang amoy nito ay maihahalin tulad natin sa isang bulok na itlog, siguradong hindi ka magtatagal sa ilalim ng iyong hukay at kailangan mong lumabas. Ang pangalawa ay ang pagkati ng iyong balat. Mapapansin mong ang iyong balat ay unti-unting nangangati na maihahalin tulad natin sa isang skin allergy. Habang tumatagal ka sa ilalim ng iyong hukay,
mas lalong kumakati ang iyong balat hanggang sa mapipilitan kang umahon o lumabas sa iyong hukay. Kung ang isang tao ay nasobrahan sa pagkaka-expose sa kontaminadong lupa, ang pangangati sa balat ang pinakaunang sintomas nito na maaaring mag-umpisa sa paa at kamay. Ang kasunod nito ay unti-unti itong kakalat sa kanyang buong katawan at mas lalong magiging lubha ang pagkati nito sa pagdaan ng mga ilang araw. Tapos, ang kasunod na sintomas ay ang pagkahilo at pagkawala ng kanyang konsentrasyon. At kung hindi na ito maagapan ng tamang gamot, ang kasunod nito ay paralysis o hindi na makagalaw ang biktima. At ang huli ay hindi ko na kailangan pang sabihin ito. Balikan natin ang mga lupang marka. Ang kasunod sa mga kontaminadong lupa ay ang mga markang tulad ng clams, shells, skeletons, lumang bote, bato, at mga kung ano-anong mga lumang bagay. Ang kasunod dito ay ordinaryong lupa lamang na walang halong kemikal. At maaaring maglagay sila ulit ng mga marka bilang kasunod o maghulog na lamang sila ng malalaking bato bilang karang. Ito ang kanilang ginawa hanggang sa malapit na nilang maabot ang ibabaw. Ang pinakahuling layer ng lupa na kanilang pantakip ay ang uri ng lupa na tulad na rin ng nasa ibabaw nito. Ito ay para hindi madaling mapansin ng kahit sinuman ang eksaktong lugar kung saan nila ibinaon ang deposito. Maliban sa pagbabasa sa mga nakaukit na marka ay ang pagbabasa sa mga uri ng lupa. Isa itong napakahalagang kakayahan ng isang treasure hunter dahil maski may sumira o gumalaw sa mga marka, meron pa rin ang mga lupa na nagsisilbing marka na tanging iilan lamang ang nakakaalam. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ako at ang aking grupo ay may kakayahang hanapin ang nakatagong deposito kahit nasira na o nagalaw ang mga markang iniwan ng mga sundalong Hapon. Medyo advanced topic na kasi ang bagay na ito, kaya saka na lang natin ito pag-uusapan.